Isinusulong po ng mga ikangay economic manager ng Administrasyong Duterte ang pagbubukas ng ilang industriya dito sa atin sa Pilipinas sa mga dayuhang mamumuhunan o yung mga foreign investor. Suportado rin niya ng grupo ng mga negosyante. Pero sana raw, huwag sa pamamagitan ng pagbabago sa konstitusyon o charter change kung kailan may pandemya. Nakatutok si Cedric Castillo. Sabi ng mga economic managers ng Duterte administration, panahon na para mas buksan pa sa foreign investors ang mga industriya tulad ng transportasyon, edukasyon, telecommunications at maging media. Mga industriyang may itinakdang restrictions sa ilalim ng konstitusyon. Sabi nila, ito raw ang paraan para makahabol ang Pilipinas sa mga karatig na bansa. Restrictions in the ownership and operation of public utilities stunts the technological development and modernization of the sector at the cost of losing much needed efficiencies. Pinag-uusapan sa pagdinig ng House Committee on Constitutional Amendments ang Resolution of Both Houses No. 2 o RBH2 na nagsusulong ng charter change para palawagin ang pagpasok ng foreign investment sa bansa. Sa resolusyon, gagawin ito sa pamamagitan ng pagdadagdag ng katagang unless otherwise provided by law sa economic provisions ng saligang batas. Sa ganitong paraan, malaya na ang Kongreso na magpasa ng batas para mabuksan sa mga banyaga ang mga industriyang may limitasyon o tahasang ipinagbabawal ang foreign ownership. Ang ekonomista at kasama sa mga bumuo ng 1987 Constitution na si Dr. Bernardo Villegas, sinabing hindi na angkop sa kasalukuyang panahon ang mahigpit na economic provisions ng saligang batas. Sang-ayon si Finance Secretary Carlos Dominguez III sa pagluluwag sa foreign ownership, pero may isang aspeto raw ng ekonomiya na dapat manatiling para sa Pilipino lamang. We must open it up as wide as we can with the exception of land ownership. Cannot ignore the colonial past of the Philippines, where it was thought that foreigners came and ended up owning the land, dispossessing the Filipinos. And land is a very emotional issue. So, komento naman ng grupong Ibon Foundation, walang mararating ang tsa-tsa kung hindi maayos ang regulasyon ng gobyerno sa foreign direct investments. So, hindi kami anti-foreign investment, pero para makatulong mga contributing foreign investments sa pagpalakas ng ekonomiya ng Pilipinas, dapat irendahan, dapat i-regulate ang foreign direct investments. They're here for a profit. They're not here to develop the Philippines. Sa isang joint statement naman, inihayag ng ilang grupo ng mga negosyante ang pagtutol sa tsa-tsa ngayong panahon ng pandemic. Dapat daw na isulong na lamang ito ng mga iyahalal sa 2022 elections. Posible raw kasing pagmulan pa ang tsa-tsa ng pangamba at maging sanhi ng pagkakawatak-watak sa panahong dapat ay buo ang bansa sa paglaban sa COVID-19. Ayon kay Committee Chair Alfredo Garbin Jr., pang matagalang solusyon ang hangad ng RBH2 at hindi lamang reaksyon sa pandemic. Cedric Castillo, nakatutok, 24 Oras.